Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon, mga katiyats, ay tungkol sa katanungan na kung bakit napakalalim magbaon ang mga hapon ng tinatawag na Yamashita Treasures noong World War II. Bago natin ito sasagutin dito sa videong ito, subscribe nyo muna ang channel at sa aking mga avid followers, shout out muna tayo. Okay, shout out tayo kay na Ishigeman Siko, kay Glenn Mario, Hyacinth Ophemia, JC Purte, kay Raul Trangia, Danny Flores, Aldrin Jacinto, shout out din kay Cyrus, kay Jun Tox, kay Peps Gilmar, shout out kay Tating Nalimansalay, user CE5, Arturo Paangay, kay Saldi, kay user GQ3, shout out kay Intensity, shout out din kay user GQ3, Christian Luzada, Cirilo Jaom, Ariel Bertudaso, Sheila Marie Marigmen, kay Cesar Bangkali, and lastly, shout out kina Nel Bert Muro, kay Nicanor Angel, at kay Robert Cabonilas, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat, tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, ang unang katanungan na palaging tinatanong sa atin ay kung bakit napakalalim ng pagkabaon nitong mga big deposit or mga treasure bunker ng Yamashita Treasures. Okay, ang kasagutan niyan ay meron kasing isang batalyon na naka-assign diyan para lamang maghukay at maggawa ng engineering layout ng kanilang treasure tunnel. Kagaya nito, ito'y totoong video na kuha noong World War II nang sila ay magbaon ng napakaraming coins at gold bars. Kaya ang kasagutan diyan ay napakadaling maghukay ng hapon ng malalim kapag isang batalyon, engineering brigade ang tawag sa batalyon na yon. At ang pangalawang katanungan ay meron na bang detector noong World War II? Kasi bakit merong mga anti-detector na nilagay ang mga hapon? Ang kasagutan nito ay meron na. Narito, makikita natin sa mga pictures at sa article ng Google na mayroon na ngang detector noong World War II. Ang unang metal detector na ginagamit ng World War II ay naimbinto ni Lieutenant Joseph Kosaki. Ito'y ginagamit nila sa mine sweeper, paghanap ng mga landmine na ibinaon ng mga hapon sa kanilang mga dinadaanan. Yan ang unang gamit ng metal detector, ang paghanap ng mga bomba. Ngayon ay iba na ang kagamitan ng metal detector, ang paghanap na ng ibinaon ng mga hapon na mga itong precious metals na tawag natin. Kasama na kasi dyan yung mga platinum, palladium, silver, nickel, mga white metals, na kasama na rin ang gold as precious metals. At lahat ng yan ay madetect ng metal detector. Kaya alam ng hapon ang kakayahan ng metal detector mag-detect kung anong lalim. Kaya alam nila na in the future ay makagawa ang mga nag-design ng mga detector ng deep penetrating metal detector katulad ng mga scanner ngayon na makapag-detect ng 30 meters underground. Kaya ito ang unang rason na nilaliman nila, kasi alam nila na in the future ay mayroon ng mga malalim na effectiveness ng mga detector. Kaya sila nagbaon ng treasures ng kanilang bunker ay nilaliman nila hanggang pinakamababaw ay 30, swerte natin kung matagpuan natin ng 30 meters. Pero dito sa ating example ay 50 meters ito, and then pinakamalalim dito sa ating example ay mayroong 100 meters deep. Kaya yun ang lalim ng mga hukay para sa mga big deposit ng hapon, at alam nila na hindi na yan madidetect pa ng anumang klaseng mga gold scanner na nabibili natin ngayon. At dito mga katiyats ay atin i-detalye ang lalim galing sa pinakamababaw nila na treasure bunker at pinakamalalim na available lamang sa akin na mga mapa. Okay, so itong ating ngayon nasa layout ay ito'y treasure bunker. Ito na yung pinaka big deposit. Okay, at meron tayong mga layering dito. Kung nakita natin, ang bunker ay below the
water table. Ibig sabihin ay dadaan pa tayo sa mga level ng tubig. Kaya makikita natin ang mga signs katulad ng bato na hugis turtle sa ilalim ng ating hukay. Ibig sabihin yan ay mayroong tubig na dadaanan. Meron din tayong magitang fish marker, isda. Ganon din ang ibig sabihin niya, na lalangoy muna tayo sa tubig bago tayo makarating doon sa ating hinahanap na mga bunkers. Okay, kaya itong narito, kung nakita niyo yung upload ko nung isang araw na na-discovering treasure tunnel sa Banban pero wala nang laman, ay ganito ang hagdan. Meron talagang hagdanan siya. At ang lalim noon ay nasa 21 meters ang lalim, pero yung hagdan ay mas mahaba pa yun sa 21. Okay, so yung narinig nyo naman na mga mababaw lang katulad dito sa may ugat ng kahoy, merong nahukay na 3 meters, totoo yan na merong mga ganyan. Yan yung mga small deposit or giveaway. Ang karamihan ng mga giveaway ay 5 meters deep. Pero nang ibinaon niya noon, nasa ano pa yan, 4 meters, 3 meters. Kaya lang dahil sa mga landslide at pagkapal ng lupa ay lalong lumalim ngayon ang mga giveaway. At ang mga giveaway lamang ang totoong pwede nating makuha using metal detector. Okay, ang lalim nito ay, mamaya papakita ko yung mapa, ay mag-umpisa siya sa pinakamababaw yung 30 meters, 50 to 100. 100 ang pinakamalalim. At may narinig pa ko na mayroon pa daw aabot ng 200 meters na lalim ng bunker. At yun ay talagang ginawa na yun para hindi na makukuha pa ng mga Pilipino. At ang mga Hapon lang ang makakuha niyan, kasi alam nilang kanilang ginagamit na techniques sa pagbaon, so meron silang solusyon dyan. Okay, so tingnan na natin ang mga mapa, katiyats, para kayo'y maniwala na meron ngang lalim na malalim at talagang malalim. Ito medyo malabo kasi kopya lang ito. Atin muna i-enhance konti. Hindi nyo makikita. Ayan, makikita na konti. Okay, so ito yung top view ng treasure site. So meron silang nilagay dito na marker na tao, na bato. Pogis tao yan. At meron silang countersign sa unahan dito. At meron silang ibinaon dito na small deposit sa marker na yan. At ang layo niyan, yan, ang layo nito ay 200 meters. Napakalayo. 200 meters yan. Ngayon, ibinaon nila ang big deposit sa kalagitnaan ng 200. So ito yung big deposit. Yan, so ano ba ang kalahati ng 200? So ito yung big deposit niya. Kung nakita nyo, ang lalim ng big deposit ay kalahati ng layo ng unang ito, ng unang countersign, which is kung ikutin yan, ayan, kung kunin yan ang diameter, ang diameter niyan ay 200 meters pa rin. And then every 200 meters, katulad dito sa northeast, meron silang ibinaon. Saan ba merong ibinaon? Halos sa 45 degrees ay meron silang nilagay dito. Meron yan. Pero iba ang distansya kisa dito. Yan ang mga giveaway niya. Isa ang medium, itong dito. Isa ang big deposit. Sa lalim yan na 100 meters. Kaya ang yung mga marka sa kahoy, halimbawa ito'y 2 og 3 at may nakita kayo na pako dito na malaki, susukatin nyo ang haba ng pako, ang taas galing sa lupa, at yan yung distansya ng hukay nyo dito
At ang lalim niyan ay ganun din ang taas ng pako galing sa lupa. So kung anumang lalim, layo ng pako sa lupa, ayun na rin yung lalim nito. Pero dahil kahoy, estimated natin na tumaas kunti ang kahoy. Sa 80 years ay tumataas ang kahoy. So merong dagdag na lalim. Okay, so ito yung example natin mga katiets na meron ngang totoong 100 meters deep na treasure bunker. Ngayon punta tayo sa pangalawang mapa. Okay. Ito ay merong lalim na 50 meters down. Kaya kung nakita nyo, 50 meters yan, merong hagdan. At 45 degrees slope ang hagdan. At meron siyang 3 tons of gold bars. Ito ay kay General Watsi ng World War II. Merong general na Watsi. At ayon sa nito, may-ari ay narito daw yan sa malapit sa amin na lugar. Kaya lang meron ding nag-claim na naroon sa Luzon. Kaya ang mga mapa na ito ay generic. Pero kung makita natin ng mga marker na nandito sa mapa at makita niyo ang lugar, ay pwedeng sa inyo ito na lugar. So ayan, Yukin. Yukin is bunker sa Hapon. So ito example to ng 50 meters. At meron pa tayong ibang mga mapa na mababaw lang. Nasa 30. Pero wala talagang treasure bunker na nasa 7 meters lang. Ang nakukuha sa 7 meters ay itong tinatawag na mga medium deposit. Yun lang ang medium mababaw. At ang mas mababaw ay ang giveaway. Okay, so yan lang aking may bahagi sa inyong mga katiyats at kasagutan sa mga tanong na kaya bang magukay ng mga hapon ng lalim na 100 meters. Ang kasagutan ay kulang pa yan. Kaya nilang magukay hanggang 200 meters kasi merong tinatawag na engineering brigade battalion ng Hapon na ang trabaho lamang ay magukay sa kabundukan para gagawa ng engineering tunnel ng Emperor Treasures. Which is merong 175 treasure site all over the Philippine Islands. Nagkalat-kalat yan sa lahat ng kapuluan. Kahit maliit na pulo, basta't madali nilang mahanap sa kanilang mapa, ay pinaglagyan nila yan. Kaya yung sa Banban ay totoong merong mga nakuha dyan na maya maseta treasures noon pa. Kaya yung mga entrance to bunker dyan ay mga bukas na, kagaya ng atin na vlog kahapon. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyet. Sana ay nasagot ko ng maayos at maganda ang inyong mga katanungan. Kung meron bang metal detector noon at meron bang hukay na talagang aabot ng 100 meters. Okay, so hanggang sa muli. Surigao San for my father's channel, The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ako'y magpaalam na. God bless you all. At ingat kayong lahat.